Hi guys! Another day, another mini vlog. Kaya eto't samahan nyo na naman kami ni Buyok sa panibagong araw ng aming pagpalaot. Kagaya nga ng dati, ibang aga nga namin gumising ni Buyok dahil siya nga ay magtutulo sa laot. Pero hindi nga itong maliit na bangka ang gagamitin namin sa pagpalaot, kundi yung aming malaking bangka. Umorder kasi si Buyok ng mga kawayan at itong bangka nga ang hihila papunta sa laot. Bali, dalawang bangka nga pala namin nakapundo dito sa bandang laot, mga mare. At itong sinasakyan nga ni Buyok ay ibebenta na nga namin. Tatlong taon pa nga lang itong bangka namin sa amin, mga mare, at ito nga yung kauna-unahan namin bangka na ginagamit namin sa paghahanap buhay. Medyo nagkakatanggal na nga rin yung mga pintura niya, mga mare, pero goods na goods pa rin naman yung pinakakabangkaan niya at yung makina. Makapal na nga rin yung pinakabangka niya, mga mare, dahil ito nga ay ginagamit namin sa pagkakarga ng buhay na isda noon. Pwedeng-pwede nga rin itong service ng may mga tindahan dito sa atin sa isla, mga mare, dahil ito nga ay flatboat at hindi nakakatakot sa kiyan. Kaya naman kung balak nyo nga bumili ng katamtamang laki ng bangka, mga mare, pwedeng-pwede nyo nga kaming kontakin dito sa aming FB page. Ilalagay ko na nga lang sa comment section ng aming contact number, mga mare, at pwedeng-pwede nyo nga kaming i-message doon. Nang maayos na nga ni Buyok ang lahat ay pinaandar na nga rin niya ang aming makina at baka kami tanghaliin pa't abutin nga kami na matinding sikat ng araw. Si Buyok lang kasi mag-isa ang magtutulos doon sa aming cage sa laot, mga mare, kaya sabi nga niya ay agahan daw namin dahil baka nga daw kami tanghaliin. Sabi ko nga sa kanya, mga mare, magsama nga siya ng makakatulong kahit isang tao, kaso sabi nga niya huwag na nga raw at kayang-kaya nga daw niya iyon. Halos wala na rin kasing mga tulos ang aming mga cage doon sa laot, mga mare, kaya nung minsan nga ay nasa gasa kaya nasira. Alas 6 pa nga lang ng umaga iyan at medyo maulap nga, kaya sabi nga ni Buyok ay parang bangsarap nga daw gumawa sa laot. Pagkarating nga namin doon ay agad ko na nga rin itinali itong aming bangka dahil wala rin namang ibang gagawa kundi ako lamang. Diyos ko, dahil. Agad na nga sinimula ni Buyok ang kanyang trabaho ngayong araw dahil siya lang naman mag-isa ang gagawa at wala nga siyang katulong. Nilagyan na nga rin ni Buyok ng tali ang bawat sulok ng kanyang mga cage, mga mare, dahil ito nga magiging sukatan niya para maging pantay-pantay nga ang mga kawayan. Hindi ko na nga na-videohan pa ang pagkakalis at pagbubutas nitong kawayan, mga mare, dahil ako nga ay naging busy nung nakakaraan. Itong mga kawayan na ito kasi, mga mare, ay binubutasan pa nga niya sa ilalim para mas madali nga itong may tulos. Nakakatuwa nga si Buyok, mga mare, dahil habang pinapanood ko nga siya ay parang naglalaro nga lang siya, pero sabi nga niya ay mahirap nga daw itong gawin. Paano ba naman, mga mare, itutulos mo nga itong kawayan habang nakasakay ka nga sa bangkang pagalaw-galaw? Kung ikaw nga hindi pamilyar sa lugar na ito, mga mare, iisipin mo nga na walang cage dito dahil halos wala nang tulos. Kaya sabi ko nga kay Buyok ay palibutan na nga namin ito ng kawayan para hindi na nga ito masagasaan ng bangka. Mabuti na lang talaga, mga mare, at kulimlim nga ngayon, kaya kahit hanggang mamaya nga magtulos si Buyok ay okay lang. Yan pati ang isa sa mga dahilan kaya bang aagang ang kumilos ng mga tao dito sa amin dahil bang hirap ngang kumilos kapag kabang init. Hindi na nga man lang kami nakadaan pa sa aming Skylab dahil tinanghali nga kami ng duong dyan at Tom Goods na nga rin kami. Kaya nung sumunod na araw na nga lang kami nakapalaot at Diyos ko, dahi, tingnan nyo naman ang dami ng lily dito sa aming harap. Kapag talaga ganitong panahon ay napakaraming water lily dito sa aming harapan at dinadala nga ito ng malakas na hanging amihan. May 6 na minuto yata kami dyan sa loob ng lilihan, mga mare, at mabuti na lang talaga at madiskarte nga itong si Buyok kaya nakaisip nga siya ng mabilis na paraan para makalabas nga kami diyan. Yun nga lang, mga mare, ako nga pinag-drive niya hanggang dun sa aming Skylab kaya ayan at tuwang-tuwa at marunong na nga daw ako. Una nga muna niyang inangat itong takip ng aming cage, mga mare, dahil baka nga daw maraming huli, kaso nga lang ay wala. May baon nga rin kaming tinapay dito sa bangka kaya naisipan ko nga nabigyan ng pagkain itong mga isda. Dito nga iniipon ni Buyok yung mga nahuhuli naming similya ng tilapia sa aming Skylab at sa takip ng aming cage, mga mare, kaya tingnan nyo at bandami nga nila. Sunod namang inangat ni Buyok itong aming Skylab, mga mare, at dito nga ay nakahuli siya ng napakaliliit na similya kaya naman pinakawalan na nga niya ito. Napakaswerte nga namin ngayong araw dahil ito nga aming Skylab ay nakahuli huli ng napakalaking isda. Guys, may napakalaking isda. Oh. Asan? Guys. Kapatid ni Ross pa. May kanduli. Diligado tayo. Ha? Guys, oh. No, napakalaki. Napakalaki. Guys, oh. Napakalaki. Today's video, guys. Hello? Huh? Ah! Napakalaki! Meron kasi yung anak ko. Parang kapatid ni Ross pa. Meron kasi yung anak ko. May anak pa. Dalawang anak. Ang laki, ah. Guys, oh, tingnan nyo. Iyan. Iyan na kaya. Anak ko. Hindi mo kanduli, oh. May kagat na kanduli. May kagat na kanduli. Bakit? May kagat na ano. Ito. Ayan. Sari ulit, oh. Ba't mo nilalagay?
Nakahuli nga rin kami ng dalawang maliit na isda at ito nga ay nilagay ni Buyok sa aming ipunan dahil isa lang naman ang aming iuulam. Kinuha na nga rin namin yung mga kanduling huli namin dito sa aming Skylab mga mare dahil baka nga daw iluto ng nanay. Tapos ay pinaglalagay nga din niya yung mga nahuli namin na si Milya ng tilapia doon sa aming ipunan. Marami nga rin kaming huling kanduli mga mare at alam nyo ba na ito ay napakasarap idaing tapos ay naibabad sa suka na may bawo. Ganito nga kalaki yung nahuli naming balyena dito sa aming lawa mga mare at ito nga ay tinatawag naming balyena dahil ito nga yung pinakamalaking isda na nahuhuli namin dito. Iba-iba nga ang tawag sa isdang ito at pakicomment na lang sa comment section kung ano ba ang tawag dito sa inyong lugar. Pagka-uwi nga namin ay agad na nga itong nilinisan ni Buyok mga mare dahil ito nga ay aming iihawin. Para kasi sa amin mga mare ang pinakamasarap na luto nga sa isdang ito ay paihaw. At the best nga itong iserve kapag ka mainit pa at bagong hangon. Kinuha nga rin namin ang itlog nito mga mare dahil bang sarap nga daw nitong iprito. Tapos ay binigay na nga lang namin kay Kuya Andes yung nahuli naming kanduli at iaadobo nga daw niya. Ngayon ko nga lang din nalaman na may ngipin pala itong isdang ito at tingnan nyo naman at parang ngipin nga ng bata. Ani. At dahil Tom Goods na nga kami ni Buyok noong mga time na yan, ay inuna nga muna niyang iprito itong itlog ng mamali. Diyos ko mga mare na pagkakasarap at walang kalansa-lansa. Ibinabad daw kasi nga muna niya ito sa suka bago nga niya ito ipinrito at nilagyan nga niya ito ng kaunting betchin. Maya-maya pa ay sinimula na nga naming isalab itong banglaking isda na nahuli namin. Pasalab nga ang ginawa ni Buyok sa likuran nito at paihaw naman doon sa kabila. Balat nga lang nasusunog doon sa bandang likuran at hindi nga yun kinakain kaya okay lang na masunog. Nilagyan ko na nga rin ito ng patis, paminta at ng kalamansi. Diyos ko mga mare na pagkakasarap talaga nito kapag kabagong hang. Yung iba nga hindi kumakain ng isdang ito dahil malansa nga daw ito pero depende naman yun sa pagluluto. Ani? Kaya nga dapat ay lutong-luto ang isdang ito bago kainin para hindi malansa. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood. Ani.